Gustong malaman ni Pangulong Duterte kung bakit natanggal sa death penalty bill sa Kamara mga kasong rape at plunder. Taliwas daw kasi ito sa kampanya niya kontra krimen at korupsyon. Nakatutok si Joseph Moore. Nitong Miyerkules, pumasasaykalo ang pagbasa sa Kamara ang death penalty bill. Tinanggal na ang parusang bitay para sa mga kasong rape at plunder o pandarambong. Tanong tuloy ni Pangulong Rodrigo Duterte, bakit? I really would like to know the rationale or rationally of the Congress kung bakit. Why is it that rape was taken out and plundered? Sa orihinal na death penalty bill, nasa 21 na krimen ang nasa listahan na dapat maparusahan ng death penalty, kasama rito ang rape at plunder. Pero bago ito dinala sa plenaryo, nilimitan na lamang ang parusang bitay sa drug-related crimes. Kaya natanong ang Pangulo, di ba taliwas sa kanyang kampanya kontra korupsyon ang pagkakatanggal ng plunder sa listahan ng mga krimeng pwede ang bitay? Sa ilalim kasi ng anti-plunder law, habang buhay ng pagkakabilanggo o reklusyon perpetua, hanggang bitay ang pwedeng iparusa sa sino mang opisyal ng gobyerno ang mapapatulong. Tunayan nagkamal at nagpayaman ng hindi bababa sa 50 million pesos. I said I'd stop corruption but I did not say that I'm going to kill the plunderer. Binisita kahapon ni Duterte sa Cagayan de Oro ang mga sundalong napatay at nasugatan sa mga enkwentro sa New People's Army. Simula nang magbawian ang kanika nilang ceasefire ang gobyerno at komunistang grupo. Ipinatigil na ng Pangulo ang peace talks sa CPP-NPA-NDF pero tila bukas muli ang Pangulo na makipag-usap sa grupo bagaman wala pa siyang pinal na desisyon. Pero ayon sa Pangulo, dapat daw mapalaya muna ang mga hawak ng mga pulis sa sundalo ng rebelding grupo, ihinto ang pangungulekta ng revolutionary tax at huminto sa paghingi ng mga bahay sa mga komunidad. Mula rito sa Cagayan de Oro, Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas.